lang po sa aking garden. Ang gagawin po natin ngayon ay mag-trim ng mga old flowers ng roses. Ito po ang aking garden dito sa harap ng bahay, sa labas. Ayan. Ito yung mga old flowers ng rose. Kailangan i-cut or i-trim para tumubo siya ulit. Tulad nito, nakat ko siya last time. So, tumubo na siya ulit. At meron na siyang ano dito, flower bud. Ito siya. Ito yung tinrim ko and then tumubo na siya. So, ikakat ko na tong katabi niya. Yan. Tapos ang pag-cut, dapat dito sa dulo. Dito sa dulo. Tapos mag-grow din siya dito sa dulo. Ganun daw ang pag-cut, sabi. Ayan. Ito oh, tumubo na naman siya. Kasi ang rose gusto niya laging kinakat. Once na natutuyo na yung flowers, kailangan i-cut na para lalo siyang mag-grow. Ganito siya pag nakat. And then tutubo na naman siya dito. Ito ang aking cutter. Ayan, ikakat lang siya dito sa dulo. Tapos, heto na yung dati, oh. Meron ng tumutubo. Tapos, eto, ikakat siya until here. Ayan. Ito yung mga bagong tubong flowers. Ayan, kakakat ko lang yan. I think last week. So, yung mga to naman, ititrim ko din yung mga old na stems para maganda ang tubo. Ito, pwede ko na rin i-cut to hanggang dito. Yan. Tapos, yung mga nakat ko ng mga old flowers, ilalagay ko lang siya dito sa gilid para maging fertilizer nila. Ayan. Ayan pa. Pupulutin ko na lang mamaya. Ayan yung flowers niya. Meron pa doon na pink. Hanggang doon sa dulo, sa likod. Ayan. Double knockout rose naman yun. Ginawa ko talagang puro pink dito sa harap kasi favorite color ko is pink. Ayan. Ito, ikakat ko naman to ulit. Ayan. Ito pa. At ito. Ito ang new flower niya. At saka ito. Hindi ko nga malaman kung pink ba to or red. Minsan may parang red. Ito. Para siyang red. Ito, hot pink. So, nagbabary yung color nila. Ito pa, tanggalin ko. Yan. Tapos after a week, meron na ulit bagong leaves yan. Yung mga kakakat lang natin ngayon, may bago na ulit leaves. Tapos magpo-form na ng buds. Tulad nito. Diba ibang kulay yung leaves niya? Tapos ito na yung buds niya. Flower bud. Ito din. Yan yung mga na-trim ko last time. Ito pa, oh.
Tsaka ito. Yan. Hello, Rosie. Basta kung may mga roses po kayo, ititrim nyo lang sa pinakadulo ng flower or stem na gusto nyong i-cut. Yun, ang pinaka-best way. Kahit nga hindi masyadong diligan ng mga to, okay lang. Yan, lipat naman ako sa kabila. Ito yung ibang flowers, pink na pink. Isasama ko na rin tanggalin ang kanyang mga old flowers. Hindi ko alam ang name nito, nakalimutan ko. Binigay lang to ng grandma ko. Isang paso lang siya. Tapos yung isang paso, tinransplant ko. Hanggang sa dumami na siya. Na-transplant ko dun sa backyard. Diyan sa front door namin. Tapos dito at saka sa gilid. Yan, pink. Yeah. As in, isang paso lang talaga siya. Kaya nung nakita ni grandma, nagtataka siya ba't ang dami na. Sabi ko, yan yung galing sa'yo na binigay mo isang paso lang. Ayun, kaya natutuwa naman siya. Eto, maliit pa lang siya. Si Mini Rosie. Galing lang to sa mga stem cuttings ng mga ibang rose dito. Tapos, tinanim po lang. Ayun, tumubo. Kasi gusto ko pare-pareho yung color nila. Ayun, natanggal na. Kapag lagi siyang natitrim, yung natatanggal mga old flowers, mabilis siya magbulaklak ulit. Ayan, oh. Ang liit lang niya pero ang dami yung flowers. At saka eto, si Pinky Flower. I forgot the name. Tanggalin ko yung mga old flowers para tutubo din. Meron din dito. Yan. Tapos ito yung double knockout rose. Natrim po na siya last time. Kaya wala siya halos mga old flowers. Ayan oh. Bagong tubo yung mga flowers niya. Ito din. Ayan. Kaya magandang lagong nagtitrim. Ito oh, ang ganda niya. Ayan, so itong rose na to, wala akong kakat. Ito. Tinrim ko din to last time, kaya may mga bago na siyang flowers ulit. I mean, mga dahon. Tapos, pero wala pa siyang bagong flowers. Meron siyang old, one old flower dito. Tanggalin ko. Ayan. Ayan oh. Mga bagong tubo. Ang liit pa lang din niya. Ito yung mga kinat ko din na stems. Tapos pinalaki ko lang. Tumubo sila. Ito naman yung aming lavender. Ayan. Lavender. Ang ganda niya, no? At saka ang bango na ito. Mabango siya. Ito pa yung isang rose. Tumutubo na naman yung mga nakat ko dati. Kaya parang wala din yung trim dito. Ayan o. Dati stem lang yung mga to. Ngayon ang laki-laki na nila. As in, hindi ako makapaniwala na palaki ko ng ganito. Ayan. Ito, meron siyang paiusbong na flower. Tapos ito, madami siya.
Yan. Pwede natin tanggalin yung dito. Yan. Para kumapal pa yung dahon niya. Ayan. Whoosh! Whoosh, whoosh! Natanggal ko yung bagong tubo. Sorry, Rosie. Ayan po. Ayan. Sabi ng mga kapitbahay namin, maganda daw tong garden namin. Yeah. Yung mga nag-walking or nag-jog, yun, mag-i-stop. May nagpipicture pa nga dito minsan. Tapos kinukwento nung Ukrainian namin kapitbahay. Yun, may nagpipicture nga daw dito. Okay, eto na po ang aking mga roses. Meron pa dito sa kabila. Pero, hindi ko alam kung... Ayan, meron pa akong pink dito. Si Pinky Pinky. Pero medyo maliliit pa yung mga to. Ayan, ikakat ko na lang din. Ayan. Ay, numalit pa siya, nakatago. Double knockout rose din yan. Yung double knockout, yung tabi-tabi yung mga ano nila. Doble-doble yung flowers. Parang ganito. Ayan. Diba usually kasi mga roses single lang na malaki. Ito marami siya mag-flowers. Tabi-tabi. Kaya tawag nila double knockout. Kaya mas gusto ko rin to. Ayan, madami siyang mag-flowers. At saka ito na-trim ko din last time. So, halos bago yung flowers niya. Ayan. Ito yung garden ko hanggang dun sa dulo. Meron pa maliit na rose dito. Kita nyo, kahit maliit, madami siyang ano, namumulaklak siya. Tapos may dalawa pa siyang buds. So. Tapos, ito, maganda rin siya. Kaso, nalalanta na lang yung ibang flowers. Ayan. Puro pink talaga yung roses. Ginawa kong one color lang. Ayan. Ganda. Ito, tanggalin ko to. Kasi... At saka ang kapal niya magbulaklak. Ayun. Yung kagandahan, makapal magbulaklak yung ganitong type ng rose. Tapos meron pa sa taas. Pwedeng tanggalin. Marami lang siyang tinik, kaya dapat mag-iingat. Yan na po. Thank you sa panonood. Bye-bye.